Magandang buhay mga kaibigan! Ating pungtunghayan ang part 2 ng aking kwento. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, ganun din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maya-maya lang, lumabas si Kevin sa likod bahay dalang isang case ng alak. Pare, tara dun tayo sa kubo. Aya nila. Sumunod naman ako sa kanila. Inilapag nila iyon sa baba ng mesa at naglagay si tita ng 3 bote sa mesa. Inom tayo, Shane. Ngayon lang kita makakasama mag-jamming. Ani niya habang naglalagay naman ng pulutan ang katulong nila. Hindi kasi ako umiinom. Hiya kong ani at kinamot ko ang bato ko. Try mo, at least ngayon lang. Ladies drink lang naman to, matamis at saka hindi nakakalasing. Sabi niya at sinang-ayun na naman siya ni Kevin. Sige, pero isa lang ha. Tumango sila. Nag-usap-usap kami tungkol sa iba't ibang mga bagay. Hindi naman ako na out of place kasi nakarelate naman ako sa kwentuhan nila. Medyo gumaan na rin ang loob ko kay Kevin at komportable na akong kausap siya. Hindi ko na malayan na papadami na pala ang nainom ko. Ang tamis nga kasi. Lasing na yata ako kasi paniina ang tawa ko. Inalis ko ang close cup ko at ipinaypay sa sarili. Naiinitan ako. Samantalang nandito kami sa labas at malamig ang simoy ng hangin. Silang dalawa parang wala lang. Ganun pa din. Alam mo ba Kevin, nung elementary kami, astig talaga tong si parang Shane. Pinahiya ba naman yung classmate naming si Gerson? Kwenelyuhan niya sa harap ng classmates namin nung grade 3. Ayun tuloy, umiyak. Parang hindi lalaki bro. Tawang-tawang kwento ni Titan. Ako naman, tinawanan ko na lang ang alaala ko nung kabataan ko noon. Nakita ko naman ang pag-o ni Kevin. Why did you do that? Manghang tanong niya. Kasi ganito yun. Naglalakad ako nun sa hallway. Bigla niyang hinawi patas ang palda ko. Ayoko pa naman ng bastos. Wala akong shirts noon at saka nakapanty lang ako nung time na yon. At Hello Kitty pa ang design sa likuran. Di napahiya ako. Ayun, sa sobrang inis ko, nagawa ko yun. You're unbelievable woman. Naibulas ni Kevin. Tawa sila ng tawang dalawa ni Titan. Ang pula-pula na din na mukha nila kakatawa. Napatigil ako. Sobrang gwapo nilang dalawa sa paningin ko. Pero mas angat si Kevin. Siguro dahil sa bughaw niyang mga mata. Ay! Ano ba yung naiisip ko? Inihilamos ko na lang ang kamay ko sa aking muka. Lasing ka lang. Kastigo ko sa sarili ko. Si Lolo kasi, lagi akong binibilhan ng cartoon characters na pante. Ayoko nang ganun. Masyadong maarte at pambabae. Iling-iling kong kwento sa kanila. Napapahawak na lang silang dalawa sa tiyan sa kakatawa. Bakit? Hindi ka ba totoong babae, Shane? Seryosong tanong ni Titan. Matapos ang walang hanggan nilang tawa tungkol sa kalokohan ko. Siyempre, babae pa rin naman ako. May crush nga akong lalaki eh. Amin ko pa. Hindi ko na alam ang pinagsasasabi ko. Lasing na talaga ako. Nawalan na ako ng hiya. Oh, talaga ha? Sino naman? Paniniguro ni Kevin. Oo nga. Siyempre, hindi ko sasabihin. Ano kayo, chicks? Ani ko. Teka lang, teka. Speaking of chicks,
Kayong dalwa, ang dami niyong chicks. Mga babaero. Biro ko pa. Tinawanan lang nila ako. Natapos ang inumin naming iyon. Sa akin yata, ang maraming boteng naubos. Sa kanilang dalawa yata, or tatlo lang. Nahihilo na rin ako ng konti habang naglalakad. Ewan ko kung tuwid pa ang lakad ko. Agad naman akong inalalayan ni Titan. Nakasunod lang sa amin si Kevin. Sinungaling kayong dalawa? Eh, hindi pala nakakalasing ha? Pero bakit parang lasing ako? Sarkastiko kong sabi. Sabi mo kasi, isa lang ang iinumin mo. Tapos yun pala, ikaw ang nakarami sa ating tatlo. Natatawang saad ni Tristan. Habang hinahatid niya kami palabas. Kumalas na ako sa akbay niya at sasakay na sana ng bike na magsalita si Tristan. Hoy Shane! Alam kong astig ka, pero alam kong hindi mo kayang umuwi ng ganyan. Sita ni Titan. Sumakay ka na sa akin, ihahatid kita sa inyo. Offer ni Kevin. Yeah Shane, sumabay ka na sa kanya. Pagsang-ayon ni Tristan. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod. Nahihilo na din kasi ako. Ano ba yan, Shane? Ngayon ka palang umiinom, dinamihan mo pa. Para katuloy sabik sa alak. Nakakahiya ka. Kastigo ko sa sarili. Isinakay ni Kevin sa likod ng pickup niya ang bike ko at binuksan ako ng pinto sa tabi niya. Pagkapasok ko, ang bango ng kotse niya. At saka ang lamig doon. Umikot na siya at sumakay sa driver's seat. Hindi ko na malayan ang susunod na nangyari. Nakatulog ako. She's so different of all the girls that I've met. Nakakatuwa siya. Ang lakas uminom. First time niya daw parang hindi. I tap her face to wake her up. Hindi ko kasi alam kung saan ang bahay nila. Mabuti na lang natanong ko si Tristan kung saan banda. Shane, wake up! Pukaw ko sa kanya. Ano ba? Natutulog ang tao eh. Tulog niya ang sagot. Napangiti ako. She's peacefully sleeping. I look at her face for a while before I pinch her nose. I think it's effective kasi dumulat na siya. I smiled. Andito na tayo. Saan ang bahay mo dito, Shane? I asked. Agad naman siyang umayos ng upo at pinunasan ng mata gamit ang kamay. Inaning niya ang labas. Ah, doon paro. Paus niyang sabi at tinuro ang isang bahay. Medyo malayo pa ng konti. Pinaandar ko ulit ang sasakyan at hininto doon sa tinuro niya. Pagkarating namin doon, agad akong bumaba at umikot papunta sa likuran para ibaba ang mountain bike niya. Salamat parang Kevin ah, she said when I gave her bike. Medyo hindi patuwid ang tayo niya, kaya ako na nagpark doon sa loob ng gate nila. You're welcome. Gusto mo bang pumasok muna? Kape tayo? Aya niya. I glance at my wristwatch. It's 10:45 na. Okay, I said immediately. Tara, pasok ka. Pagpasensyahan mo na ang bahay namin. No problem, don't mind me. They have a small house but a concrete one and iron roof. I think it's an old but a good condition. Pagpasok namin, dumiretso kami sa kusina nila. Their things in here are minimal. I can see the difficulty of their living. I felt pity for her. Upo ka na? Yeah. Umupo ako sa hapag habang si Shane naman ay kumuha ng dalawang tasa at magtitimpla ng kape. Tinitingnan ko lang ang ginagawa niya. Pagkatapos noon, lumingon siya at lumapit, dala ang dalawang tasa ng kape at binigay sa akin iyon. Thanks. Bago ka magpasalamat, tikman mo muna ang kape. Baka pangit ang lasa. Ngumiti lang siya. Tinikman ko.
Masarap. I don't know that coffee can be good like this. You're indeed good, ha? Puri ko. We, apakasinungaling. Pareho kayo ni Titan eh. Sabi niyo, hindi nakakalasing yung ala kanina. It's true. Your coffee is good, I swear. And the drinks na nakakalasing kapag naparami ka. Look at me, I'm not tips like you. Pang-aasar ko sa kanya at tinawanan niya ako. Oo na! She replied and pout her lips. Napatingin siya sa braso niya. Kevin, ano to? Bakit may mga rashes ako sa braso? Hala! Baka sa buong katawan nangangate ako. Nagpapanik niyang sabi. Hinawakan ko ang braso niya. Then I saw rashes. I think it's because of alcohol drink that we drank lately. Diba first time uminom? Tumangon siya. Anong gagawin ko? She asked worriedly. Just take a bath and you will relieve. I said and tossed her hair. Sige, salamat. She smiled. Inubos ko ang kape ko. Okay. By the way, Shane, I have to go now. I have a work tomorrow. Paalam ko. I stand up and walk through the door. Sinabayan niya din ako paglabas. Bye, Kevin. Ingat ka at salamat sa paghatid. She said and wave at me na makasakay pa ako sa pick-up. Salamat din sa masarap mong kape. Take care. Tumangon naman siya at ngumiti. I drive with a smile on my face. Habang nag-aalmusal kami ni Lolo, may narinig kaming katok sa pinto. Agad akong tumayo para tingnan yun. Good morning, Manila, Philippines. Maarte niyang bate, kaya nagulat ako. May kasama pang pa-wave-wave ng kamay na akala mo kakandidato sa pageant. Nang makabawi, binatukan ko. Kagigil eh. Ano ka ba naman, Jude? Agang-aga nang bubulahaw ka. It's Julian, baby girl. Kung ayaw mo ng Julian, tawag mo sa akin kahit Juliana na lang. Correction niya sa tawag ko sa kanya. Grabe ka naman, sister. Nalugyata ang bukong ako sa ginawa mo. Samahan mo ako magpa-check up. Maarte niyang saad. Check upin mo yung mukha mo. Gusto mo dagdagan ko pa? Inas kong saad at tinalukura na siya para pumasok sa loob. Huwag na lang, be. Hanggang ngayon, siga ka pa rin. Hay naku, sister. 2022 na, magbago ka na. Paano ko makakahanap ng foreigner na mapapangasawa mo ng ganyan? Naputol pa ang sasabihin niya nang tingnan ko siya ng matalim. Nag-aalmusal kayo, pahingi naman. Pag-iiba niya ng usapan at tumalis sa harap ko. Makapal ang mukhang kumuha ng tinapay. Hindi ko alam kung maaawa ba ako sa baklang to na kaibigan ko. Tropa ko siya ng high school at best friend ko din hanggang ngayon. Pero lulubog lilitaw ito eh. Hindi ko alam kung saan nagsususuot. Hi, Lolo! Kamusta po? Tanong niya. Eto, ganito pa rin. Laging may karamdaman. Sagot ni Lolo. Anong nakain mo't naparito ka? Maangas kong tanong sa kanya. Nagsara kasi ang parlor na pinagtatrabahuhan ko. Pwede bang makitulog muna ako dito sa inyo? Kahit ilang araw lang. Huwag ka mag-alala. Tutulog lang ako. Ako magbabantay kay Lolo. Pagmamakaawa niya. Kaya naman pala naparito. Sigurado ka? Makikitulog lang? Seryoso kong tanong. Ay, makikikain din, baby girl. Nahihiya niyang sabi at nag-aalang ang umiti. Oo na, basta bantayan mo si Lolo na maayos ha. Okay na yun sa akin kapag nasa karinderya ako. Pagpayag ko at huminga ng malalim. Tumalun-talun pa siya at niyakap ako. Thank you ha! Ani niya. Oo na, pakibitawan na ako please.
Sumunod naman siya. Aalis na ako. Bye, Lo. At lumabas na ako ng bahay at sumakay ng bike patungong karinderya. Pagkarating ko, sa kusina agad ako tumungo. Katulong kasi ako sa pagluluto. Pagkatapos ko magluto, dinisplay ko na ang iba't ibang putahe ng ulam. Maya-maya lang, may dumating ng mga lalaki para mga adik ang mukha. Shane, ikaw ang kumuha sa kanila ng order. Nakakatakot ang pagmumukha nila. Ani ni Tyne. Tumango na lang ako. Ano ang order ninyo? Walang emosyon kong tanong na makalapit sa kanila. Agad naman silang lumingon sa akin na may ngiti sa mga labi. Pwede bang ikaw na lang, miss? Nakangising sabi ng lalaking kulot ang buhok. May bigote at bilugan ng tiyan. Kinindatan pa ako. Yuck! Ang papangit ng pagmumuka. Sarap upakan ng mga to. Parang mga tambay sa kanto nila at dumi sa lipunan. Kung wala naman pala kayong order, umalis na lang kayo dito. Inis kong ani at takmang aalis na doon nang hawakan nito ang pang-upo ko. Agad na kumulo ang dugo ko. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay binabastos ako. Nilingon ko ang gumawa noon sabay suntok sa mukha. Napabaling ang tingin nito sa kabila at galit na tinignan ako. Aba, matapang ka ha! Tumayo siya at lumapit sa akin. Agad akong sinapak ng malakas. Hindi ko inaasahan yun ah. Kaya nabuwal ako sa kinatatayuan ko. Namamanhid ang pisngi ko. Pero tinadyakan ko ang pagkalalaki niya. Kahit nakasalampak ako sa sahig. Agad naman kaming dinaluhan ng mga trabahador sa kabilang kalsada. At dali-daling umalis ang tatlong lalaki. Pero bago sila umalis, tinignan ako ng masama nung nasunto ko. Shane, dumudugo ang labi mo. Nag-aalalang sabi ni Tyne sa akin. Pinunasan ko yun ng panyo. Okay lang ako. Ani ko at lumiti sa kanya. Sigurado ka? Kung umuwi ka na lang kaya muna. Dagdag pa niya. Hindi, okay lang ako. Hindi na din siya nangulit pa. Tumulong pa rin ako sa pag-aasikaso ng kumakain doon. Shane! Tawag sa akin ng barito ng boses na iyon. Umangat ang tingin ko at nakita ko ang madilim na mukha ni Kevin. Anong ginagawa niya dito? Di ba may trabaho siya? Teka, bakit galit siya? Bakit? Walang emosyon kong tanong at yumuko dahil hindi ko kaya ang talim ng tingin niya. Nagkunwari akong kumukuha ng kanin. Hindi ko namamalayang nakapasok na pala siya sa loob ng kinatatayuan ko. What happened to your face? Bakit hindi mo ginagamot? Galit niyang tanong na hinawakan ng baba ko at tinangat niya mukha ko para matigdan na maayos. Oh fuck! Agad ko siyang pinalo sa dibdib sa pagmumura niya. Anong problema mo? Inis kong tanong. Hindi siya sumagot at hinawakan na mahigpit ang palapulsuhan ko at kinaladkad ako palabas ng karinderyang iyon. Sa tangkad niya, para na akong tumakbo sa bilis niya maglakad. Naiinis na talaga ako sa kanya. Sa itim na kotse kami tumungo. Iba ito sa ginamit niya ng birthday ni Titan. Binuksan niya iyon nang hindi umiimik at hindi din binaybitawan ng braso ko. Agad niya ako pinapasok sa loob at sinarado iyon. Umikot siya at pumasok sa driver seat. San mo ba ako dadalhin? Inis kong tanong. Hindi niya ako inimikan. Seryoso lang siya nagdadrive at madilim ang mukha. Bakit nagagalit ang isang to? Tanong ko sa isip ko. Kevin, saan mo ako dadalhin? Pangungulit ko. At saka, paano mo na lamang? Hindi ko alam kung ano idudugtong ko. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin
pero hindi ka tulad kanina mukha niya. I just passed by to get some documents. Then my engineer told me what happened to you. Inis niyang wika. Tumango lang ako. Nakarating kami sa tapat ng isang private hospital. Agad ng laki mukha ko. Anong ginagawa natin dito? Gulat kong tanong. Pero alam ko na kung ano ang gusto niyang mangyari. Obvious ba? This is an hospital. Of course, we're going to the doctor to treat your wounds. Naiinis pa rin siya. Oo, alam kong hospital to. Pero bakit dito? Eh kahit hindi ko na nga to gamutin, okay lang ako. Walang hingahan kong linyahan sa kanya. Porket mayayaman ito, kahit simpleng sugat lang na papraning. You're so stubborn, lady. Nagulat naman ako sa tinawag niya sa akin. Lady daw? Ibig sabihin, babaeng tingin niya sa akin, hindi tomboy o ano? O ano naman sa'yo? Sawata ko sa isip ko. Basta Kevin, ayoko. Maliit lang itong sugat. Hindi ako mamamatay dito. Umuwi na tayo. Hindi ko kailangan ng hospital. Maktol ko sa kanya. Nakipagtitigan naman siya sa akin na matagal. Ako agad ang bumawi ng tingin. Di ko kaya eh. Ilang minuto lang, nagsalita na siya. Okay. Pagsang-ayon niya. Agad siyang nag-drive, pero ibang lugar ang tinatahak namin. Hindi na lang ako umimik, sumasakit na kasi ang bibig ko kapag nagsasalita. Namalayan ko na lang na pinark niya ang kotse niya sa isang napakataas na building. Agad siyang lumabas at pinagbuksan ako ng pinto. Hinila niya ang braso ko palabas ng kotse niya. At naglakad na kami papasok ng building na iyon na sa tingin ko ay condominium. Nakatitig na lang ako sa kamay niya na nakahawak sa aking braso at nanliit sa suot ko. Siya kasi naka navy blue na long sleeve na nakarolyo hanggang siko at humaldo sa matigas niyang katawan. Slack na hapit na malalaki at mahahaba niyang binte at naka black shoes pa. Samantalang ako, nakasuot ng t-shirt, kupasing pantalon at tsinelas. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng aking kwento. Bakit kaya galit si Kevin na may sumapa kay Shane ay wala naman itong kinalaman sa kanya? Saan? Bakit? At kung anong gagawin nila at dinala ni Kevin si Shane sa lugar na iyon? Abangan po natin yan sa mga susunod na kabanata. Thank you for watching. Keep safe everyone. God bless. Bye!